The Philippine military is on the market to get two types of light tank and 28 armed personnel platforms from Indonesia. The Philippine Army is on the market to get two types of light tank platforms with a total of 44 units, with one based on the tracked armored vehicle platform, and the second based on the 8x8 wheeled armored vehicle. Both will be armed with 105mm tank guns. Indonesia is currently on a cruise for the light tank platform tracked with the FNSS-PT Pindad Kaplan MT medium tank, aka the Black Tiger. This is a joint development of the Turkish company FNSS and PT Pindad Indonesia, where the FNSS provided support to PT Pindad to meet the requirements of the Indonesian Army to supply up to 300 intermediate tanks to replace their old AMX-13 and Scorpion light tanks. While PT Pindad does not participate in the requirements of the light wheel tank, its partners FNSS will participate in their 8x8 parts. According to MaxDefense sources, the Philippine Army is scheduled to hold a tank demonstration around 19 to the 22nd of November 2018 in Indonesia. MaxDefense hopes to get details about the demonstration. The Philippine Army is also looking for proposals to supply 28 armed forces personnel armed with manned turrets with 25mm autocannon. Among those reported to have submitted a proposal was PT Pindad, although it is still unclear what full details of their offer, which are said to revolve around the 6x6 Anoa 2 armored vehicle. Given that the vehicle had never been installed with such weapons and turrets before, MaxDefense believes that PT Pindad may have offered an alternative to using the RCWS system with a 12.7mm machine gun. This is another project known by PT Pindad to attract the interest of the Philippine Army by proposing its Komodo 4x4 tactical vehicle lane. This project is not currently considered to be urgent, so details about this and PT Pindad's offer are still not solid enough for discussion. Source, MaxDefense. Ang militar ng Pilipinas ay nasa merkado upang makakuha ng dalawang uri ng light tank at 28 armed personnel platform mula sa Indonesia. Ang Philippine Army ay nasa merkado upang makakuha ng dalawang uri ng mga platform ng light tank na may kabuuang 44 na unit na may isa batay sa tracked armored vehicle platform, at ang pangalawang base sa 8x8 wheeled armored vehicle, ang parehong ay armado ng 105mm tanke baril. Ang Indonesia ay kasalukuyang nasa cruise para sa platform ng light tank na sinusubaybayan ng FNSS-PT Pindad Kaplan Mount Medium Tank, aka ang Black Tiger. Ito ay isang pinagsamang pagpapaunlad ng kumpanya ng FNSS ng Turkey at PT Pindad Indonesia, kung saan ang FNSS ay nagbigay ng suporta sa PT Pindad upang matugunan ang mga kinakailangan ng Indonesian Army upang makapagbigay ng hanggang sa 300 intermediate tank upang palitan ang kanilang lumang AMX-13 at Scorpion light tank. Habang ang PT Pindad ay hindi lumahok sa mga iniaatas ng light wheel tank, ang mga kasosyo nito FNSS ay lalahok sa kanilang 8x8 PARs, ayon sa mga pinagmumulan ng MaxDefense. Ang Philippine Army ay naka-schedule na humawak ng isang tanke demonstration sa paligid ng 19 hanggang 22 Nobyembre 2018 sa Indonesia. Inaasahan ng MaxDefense na makakuha ng mga detalye tungkol sa pagpapakita. Hinahanap din ng Philippine Army ang mga panukala upang metustusan ang 28 Armed Forces personnel na armado ng mga manumanong turrets na may 25mm autocannon.
Kabilang sa mga iniulat na nagsumite ng isang panukala ay PT Pindad, bagamat hindi pa malinaw kung ano ang buong detalye ng kanilang alok, na sinabi na umiikot sa paligid ng 6x6 Anoa dalawang nakabaluti sasakyan, na ibinigay na ang sasakyan ay hindi kailanman na-install na may tulad ng mga armas at turrets bago. Naniniwala ang MaxDefense na maaaring ibinayad ng PT Pindad ang isang alternatibo sa paggamit ng sistema ng RCWS na may 12.7mm machine gun. Ito ay isa pang proyekto na kilala ng PT Pindad upang akitin ang interes ng Philippine Army sa pamamagitan ng pagpapanukala ng kanyang Komodo 4x4 na taktikal na sasakyan. Ang proyektong ito ay kasalukuyang hindi itinuturing na kagyat na, kaya ang mga detalye tungkol dito at ang PT Pindad na alok ay hindi pa rin sapat na matatag para sa talakayan, pinagmulan. MaxDefense. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.